Day 12 na ng Luzon lockdown at patuloy na nadaragdagan ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa Navotas, nakumpirma ang unang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ayon kay Mayor Toby Chanco, March 24 nang isugod sa Navotas City Hospital ang pasyenteng nahirapang huminga. May tuberculosis din ang pasyente na hindi nagtagal ay nasa wiri. 21 patients under investigation ang nasa MTH. 125 naman ang persons under monitoring sa lungsod. Sa bagong tala ng Department of Health, may 272 new COVID cases. Ito na po yung pinakamataas na dagdag sa daily toll ng COVID-19 cases dito sa Pilipinas. At sa kabuuan, 1,075 na ang kumpirmadong kaso. Sa gitna ng lockdown, may ilan pa rin nabistong nagbebenta ng kahong-kahong face masks na taga ang presyo. Ang palusot nila sa checkpoint ng COVID-19 mga ito. Nakatulong si Katrina So, exclusive. Kahong-kahong face masks ang nasa CIDT Anti-Organized Crime Unit. Sa kanilang operasyon, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Dito ba talaga iniwan ni Ma'am? Para kay Miss Chaka para sa akin. Okay, so sa atin po nga. Sinasabi ng mga suspect sa mga checkpoint na nadara. Alvin huli sa Aquabar Medical Supply Store sa Rizal. Talagang nag-aisip si mga ng alcohol, ha? Face mask. Naka-online classes ang grade 11 na si Jubel sa isang pribadong eskwelahan sa Baguio City. Wala kasi sa pampublikong paaralan ng mga subject na gusto niya sa ilalim ng K-12 program. Pero nahihirapan siya sa pagsusumite ng requirements. Wala pong net, wala ding gamit na pang laptop. Tas yung phone meron naman po pero maglalag siya pag... Huling araw na ngayon ng extended enrollment sa mga eskwelahan. Pero halos 7 milyong estudyante ang hindi pa raw naka-enroll. Ang ilang magulang, problemado sila kung paano makasasabay sa new normal sa edukasyon sa gitna ng banta ng COVID-19. Nakatulong si Dan. Ayon sa Department of Labor and Employment, resulta yan ang dagok ng COVID-19 pandemic. Pero napag-desisyonan daw nilang mag-asawa na huwag na muna i-enroll ang mga anak nila. Kuntong kasi sa mahirap sa kanila ang mismong pag-enroll na online ngayon at sa takot din na mahawa mga anak niya sa COVID-19 sa pagkakataong payagan ng face-to-face learning, pinakamalaki raw niyang problema kung paano gagawin ang distance learning sa mga anak niya. Mahigit isang linggo bago obligahin ang pagsusot ng face shield sa mga kapatid si mama, sa sakyan. Nakabalita lang kanina. Ito sa Maynila. Sa pagtutok ni Mark sa Lazar. Sa August 15, obligado ng magsuot hindi lang ng face mask, kundi pati face shield. Balik eskwela na po sa mga pampublikong paaralan sa October 5 ay malapit na. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tapos ang pamamahagi ng Department of Education ng mga gagamitin teaching e-learning modules. Guys, siguro ganun nga. Ganun talaga ang buhay. Puno ito ng mga kamanghamangha at terribleng mga pangyayari. Minsan akala mo, alam mo na yung dulo pero may plot twist pa pala. Minsan napakaliwanag na parang umagang puno ng sikat ng araw. Minsan na may napakadilim na parang gabing walang buwan at mga bituin.
Di ko maintindihan ang mga contradiction na ito. Basta, naniniwala ko sa isang bagay. Hindi kailangan mas mahalaga ang isa kaysa sa isa. Mahalaga ang bawat gunita, ang bawat luha, ang bawat saya. Ngunit sa kabila ng mga bagay na pinagdaanan ko, sa mga nakaraang buwan na ito, nandito pa rin, babangon, lalaban, hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila, para sa bata, para sa bayan.